Nagtataka ka rin ba kung bakit naging Amazona itong si Hilda? Kung bakit pinahirapan itong si Hilda ni Alice? Kung bakit nagkaroon dito si Hilda ng napakalaking muscle? Ilan lang yan sa alamin natin sa video na ito. Kaya bago natin simulan ng video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, isubscribe mo na yan at hit ang notification bell lang sa ganon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Napakaganda at napakasagana ng pamumuhay sa megalith. Napakarami ditong punong kahoy na pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pagkain. Nagtutulungan pa nga ang mga taong naninirahan dito na ang mga kalalakihan dito ay nabiyayaan nga ng napakalakas na katawan na nagagamit nga nila upang ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa mga halimaw na nakatakas sa abis. Sapagkat sa panahon na iyon ay talamak na ang pag-atake ng mga halimaw, hanggang nga sa dumating sa puntong isang napakasamang balita ang kumalat sa megalith na dito daw ay gumawa ng bagong kuta ang mga halimaw na malapit lang sa lugar nila na naging dahilan nga upang matakot ang mga residente dito. Kaya dito ay nagdesisyon ang kanilang pinuno na sugurin ang kuta ng mga halimaw na tanging ang mga malalakas lang sa kanila ang kanilang sinama. At bago pa sila pumaroon ay sumailalim nga sila sa napakatinding pagsasanay upang may pagtanggol na rin ang kanilang sarili. Ginagawa lang naman nila ito sa ikapapayapa rin ng kanilang lugar. Hanggang nga sa dumating ang araw ng kanilang pagsugod at nagsimula na rin silang maglakbay. Kalaunan ay narating nga nila dito ang kuta ng mga halimaw at dito nga ay inapuyan nila ang kanilang matatalim na sibat sabay hagis sa kuta ng mga halimaw na dito ay nagulat nga ang mga halimaw sa biglang pag-atake sa kanila. Ngunit sadyang napakapanganib talaga ng mga halimaw dito dahil ang iba sa kanila ay hindi tinatabla ng apoy. Gamit ang mahahaba nilang bolo ay matapang nilang sinagupa ang mga halimaw dito. Ngunit ang mga halimaw dito ay hindi man lang napaatras at talagang sabik na sabik sila, sabik na makatikim ng mga taong ito. Nagsimula na nga ang madugong pakikipaglaban ng mga mandirigma ng megalith at mga halimaw. Nasa bandang huli nga ay nagwagi nga ang mga mandirigma ng megalith na dito ay napatay nila ang pinuno ng mga halimaw sa kutang iyon na naging dahilan nga upang magsitakbuhan na rin ang iba pang halimaw. Sa sobrang tuwa ng mga mandirigma ng megalith ay nagsisisigaw sila na malalakas nga sila at kaya nilang ipagtanggol ang kanilang lugar. Sa mga oras na iyon ay sinunog na rin nila ang kuta ng mga halimaw upang hindi na ito tirahan pa ng mga katulad nila. Hanggang nga sa nagdesisyon silang manatili muna sa lugar na iyon ng ilang araw upang magsaya na rin at ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo. Ngunit ang mga sumunod na kaganapan ay ikinadurog ng kanilang puso nang bumalik sila sa megalith. Maraming bahay ang nawasak, nakahandusay lahat ng mga kalalakihan. Isang napakasamang balita ang dumurog sa mga mandirigma ng megalith. Habang nagpapakasaya sila ay sinugod nga ng mga halimaw ang kanilang lugar upang maghiganti na ang mga kalalakihan dito at mga babaeng buntis ay winakasan na nga ng kanilang buhay na tanging mahihinang babae lang ang kanilang iniwan at ang iba pa nga sa kanila ay mga bata. Sakit at galit ang nararamdaman ng iba sa kanila dahil nga sa biktima sila, inubos sa mga halimaw ang kanilang pamilya. Sa sobrang galit nila ay muli na naman silang sumugod sa kuta ng mga halimaw, ang pinakakuta nila na dahil nga sa galit na umiira sa kanila ay wala na talaga silang pakialam kung magtatapos man doon ang kanilang buhay. Nagkasundo ang mga mandirigmang ito na sugurin ang abis upang paslangin ang pinakalider nila na walang iba kundi si Alice. Mula noon ay wala nang balitang natanggap pa na galing sa mga mandirigmang ito. Tuluyan na kaya silang nasawi, walang nakakaalam. Sa mga panahon na iyon na isa pang bata itong si Hilda, nasaksihan niya lahat ng karumal-dumal na pangyayaring kinasawian ng kanyang magulang. Pero imbis na maglumo itong si Hilda at magmukmuk na lang, ay nagdesisyon siyang pamunuan ang grupong iyon. Isinama niya nga dito ang mga kaedad niya upang muling simulan ang normal na pamumuhay nila sa megalith. Kahit pa walang lalaking makakatulong sa kanila, tanging sarili lang nila ang maaasahan nila. Kaya dito ay nagpursige silang ayusin muli ang kanilang lugar.
Ngunit hindi pa sila nakakabangon ay bigla na naman silang sinugo dito ng mga halimaw. Nakabilang na nga dito ang kanilang leader na si Alice. Lalo pa nga silang pinahirapan. Imbis na makabangon sila dito ay lalo pa nga silang pinahirapan ni Alice. Gamit ang dark magic ni Alice ay inilagay niya ito sa kalupaan ng Megalint. At nagsimula na ngang malanta ang mga halaman doon. Kasabay nito ang pagkain ng lupa sa mga kabahayan doon na ang buong Megalint nga ay mistulang naging patay na lugar. Dahil nga sa wala nang nabubuhay na halaman dito, pato na lang ang natira at kakaunting hayop. Magkaganon pa man ay nagawa pa rin ng grupo nila Hildang mairaos ang kanilang buhay. At sa paglipas nga ng napakahabang panahon ay nakagawa na rin sila ng paraan upang makakain muli. Ngunit mistulang nga sila ditong bumalik sa nakaraan na tanging balat ng hayop ang nagagamit nila upang pantakip sa kanilang sarili. Sa paglipas nga ng panahon ay lalo pang naging magaling sa pangangaso itong si Hilda na siya nga dito ang namumuno sa kanilang grupo upang magpatuloy ang kanilang buhay. Gamit ang kanilang galing sa pangangaso ay nakakakuha nga sila dito ng magagandang karne ng mga iba't ibang hayop na kanilang iniimbak at pinagsasaluhan. Ganito na lang palagi ang kanilang ginagawa, kaya naman lalong naging batak ang kanilang katawan na nagtutulungan nga rin sila dito upang makagawa rin ng bahay na gawa nga sa bato. Ito nga ang nagsisilbing pananggalang nila kapag napakalakas ng sikat ng araw. Sanay na nga sila dito kung paano mabuhay sa malabatong lugar ng Megalint. Ngunit tila sinusubok talaga sila ng tadhana, isang napakalakas na pagsabog sa ereditio ang nagpayanig sa Megalint. Na ang buong kalangitan ay nabalot ng malaberding usok na nagsimula na rin gumapang sa kalupaan. Mabuti na lang at wala nga itong masamang epekto sa grupo nila Hilda. Ngunit nang magsimula ulit silang mangaso ay bigla-bigla na lang silang inatake ng mga hayop. Mistulang parang na-deform ang kanilang katawan at nagkaroon nga ng makakapal na balat na halos hindi na nga sila tinatablan ng mga sibat ng grupo ni Hilda. May pambihira ng lakas ang mga ito, ang mga hayop na ito. Hindi na natatakot ang mga hayop na ito at sumusugod na rin kina Hilda. Na dito nga ay wala naman magawa itong sila Hilda kundi mapaatras na lang at mapatakbo. Sa paglipas ng panahon ay nauubos na rin ang mga karning na imbak nila Hilda. At sigurado ngang wala na talaga sila makakain kalaunan. Kaya sa puntong iyon ay nagdesisyon na lang si Hildang isama ang kanyang grupo at magsimulang maglakbay upang makahanap sila ng lugar na matitirhan. Nagbabaka sakali kasi si Hilda na maibalik ulit ang dating mapayapang pamumuhay nila. Dito na rin nagsimula ang mahabang paglalakbay nila Hilda sa Land of Dawn. Na ang paglalakbay ngang ito ang magbabago sa buhay nila Hilda. Dahil sa paglalakbay nilang ito ay napakarami palang magaganap sa kanilang buhay, mga pagsubok na nadaanan nila. Isa nga dito ang pagkalaban nila sa isang napakabangis na nilalang. Na dito nga ay halos masugatan sila sa pakikipaglaban dito na tanging ang mga armas lang nila dito ay sibat na gawa lang sa marupok na kahoy at matatalim na bato. Magkaganon pa man ay buong tapang nilang hinarap ang nilalang na ito. Nagtulong-tulong na lang sila nang sa ganon ay matalo nga nila ito. Na dahil nga sa matinding determinasyon nga nila dito ay nagwagi nga rin sila. Nakalaunan ay natalo nga nila ito. Na dito nga ay napaslang nga nila ang halimaw na ito. Nang mabusisi nga nilang tignan ito ay isa lang pala itong normal na hayop na na-deform dahil na rin sa pagsabog sa ereditio. At sa unang pagkakataon nga ay nakatikim na rin sila ng karne na galing sa na-deform na hayop. Simula noon ay nagpatuloy pa ang paglalakbay nila Hilda hanggang nga sa matunto nila dito ang isang inabandonadong lungsod. Na dito ay napakaraming materyales na pwede nilang gamitin upang makabuo ng sandata. Nasa puntungang iyon ay wala silang sinayang na oras at hinanap ang mga pwede nilang pakinabangan at nagsimula na nga nilang buuin ang kani-kanilang sandata. Mapapakinabangan nga nila ito sa paglalakbay upang makahanap din ng lugar na pwede nilang tirahan. Mula noon ay nagpatuloy pa rin sa paglalakbay sila Hilda. Heto nga ang fan-made kwento natin ni Hilda. Nagustuhan mo rin ba ang video na ito? I-share mo na yan mga kaloko at huwag kalimutang i-like ang video na ito.
Huwag nyo rin kalimutan i-like ang ating Facebook fan page nang sa ganon maging updated rin kayo sa mga bagong videos natin. At sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell nang sa ganon maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Ang video natin ngayon ay fan-made lang mga kaloko. Salamat ulit sa pagsuporta mga kaloko.